Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 10 ng Agosto. At ipinagdiriwang ng inang simbahan ang kapistahan ni San Lorenzo, Diakono at Martir. Ipanalangin natin katulad niya, tayo rin ay magkaroon ng pagmamahal sa mga mahihirap ang tunay na simbahan. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon, Ikaw ang nagkaloob ng lakas sa mga mahihina. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, tulad ng iyong dugong dumanak, ang mga martir ay nagkaloob ng kanilang buhay ayon sa pananampalataya. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kami patuloy mong sinusubaybayan upang makapag-alay ng buhay para sa kapwa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundaniya, inupulin ka namin, inaramal ka namin, sinasamba ka namin, pinupulin ka namin, pinasasalamat. Kapangyarihan sa anak.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtupad ng tungkulin ang kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinabi sa kasulatan. Siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ng kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring nagbibigay sa inyo ng binhi ng pagpapalago nito upang mamunga ng sagana sa inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi mangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y namumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo tigit ang mga kababayan nating nakikinig sa iba't ibang bansa. Natatanging panalangin para sa mga lagi nating kasama sa misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo, ang 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano pong humahadlang sa inyo upang kayo'y mamunga? Anong sa palagay mo'y humahadlang sa iyo upang ikay umunlad? Sino ang sa palagay mo'y humahadlang sa iyo upang ikay maging mabuti? Anong pangyayari ang humahadlang sa iyo upang ikay makausad mula sa iyong pagbagsak patungo sa bagong pag-asa? Sabi ng mabuting balita, malibang mamatay ang butil, ito'y mananatiling nag-iisa. Pag tiningnan niyo po ang anumang halaman na ang itinatanim ay butil o buto, kailangan siya'y matanim sa lupa. Hindi tutubo ang buto at hindi ito lalaki, hindi ito mamumunga, kung hindi ito matatanim sa lupa. Ibig sabihin, kung hindi ito malilibing, kung hindi ito mamamatay sa kanyang sarili. Gayon din sa atin, kailanman hindi mo makakamtan ang iyong tunay na buhay kapag hindi mo tinalikuran ang iyong buhay na panlupa. Ano pong ibig sabihin noon? Hinding-hindi natin makakamtan ang langit kung ang lagi nating ginagawa ay ang mga gawaing makalupa. Hinding-hindi ka magiging mabuti kung ang lagi mong ginagawa yung taliwas sa kabutihan. Si San Lorenzo ang ating ipinagdiriwa ngayon, isa sa mga pitong unang diakono ng simbahan. At nung panahon ni Papa Sixto Ikalawa, siya'y nag-alay ng buhay para sa simbahan. Inuusig noon ang simbahan. At ang sabi, matapos na mapatay si Papa Sixto, ang sabi ng mga umuusig kay Lorenzo, "Ibigay mo sa amin ang yaman ng simbahan." Kaya ang ginawa ni Lorenzo, kinuha niya lahat ng mahihirap sa Roma at dinala sa emperador. Ang sabi niya, "Ito po ang yaman ng simbahan. Hindi kailanman ang simbahang bato, ang mga ginto, o ang malalaking mga nakatayong mga ribulto ang kayamanan ng simbahan. Ang yaman ng simbahan, ikaw." Kaya nga ang tanong, paano mo isinasabuhay ang pagiging yaman ng simbahan? Anong mga bagay ang maaaring humadlang sa iyo
upang maisabuhay mong maayos na ikaw ay yaman ng simbahan. Ito pa minsan ay maaaring tao, pangyayari, kaganapan, karanasan sa buhay na humahadlang sa atin upang tayo'y maging mabuti. Bilang yaman ng simbahan, kailanman ang kabutihan natin ang laging ginugustot ni nanais ng simbahan. Sa napakaraming nangyayari sa ating buhay, patuloy tayong inaanyayahan ng simbahan. Patunayan mo na ikaw ang aking yaman. Kung tayo po'y mahalagang bahagi ng simbahan, tayo dapat yung mga yaman na naibabahagi sa iba. Tulad ng ginawa ni Lorenzo, walang anumang humadlang sa kanya upang patunayan ang kanyang pagmamahal sa simbahan, kahit ang pag-aalay ng kanyang buhay na naging binhi, naging susi, upang maraming sumunod sa pananampalataya, yun ang ginawa ni Lorenzo. Tayo po, tingnan ninyo ang inyong buhay. Sa palagay ninyo, ito po'y malaking hamon sa ating lahat, lalo na sa aming mga naglilingkod ng tuwiran sa simbahan. Sa palagay mo ba, kapag ka matataray ang nasa simbahan, sisimba ka pag-a? Kaya ito'y lagi kong paalala sa mga ito. Kung sinong una dapat na maging mabuti, kami. Sa palagay ba ninyo'y lalapit kayo sa simbahan kung napakasasama ng ugali ng mga taong naririto? Paalaala namin ito sa aming sekretarya lagi. Kung tatarayan mo lahat ng pupunta sa opisina, sino pang magpapamisa? Hamon sa amin, pero hamon sa ating lahat. Sapagkat tayo'y bahagi ng simbahan, paano mo maaakay papunta sa simbahan ang mga taong nagkamali? Ay nagkamali minsan, hinding-hindi mo mapatawad, hindi mo kinakausap, ayaw mong imikan. Tapos sasabihin mo, ipagdadasal mo, sana po'y bumait ang aking asawa. Eh lagi mo ang inaaway, paano babait yan? Sana po'y maging mabuti ang aking kapitbahay, tas lagi mo namang itsinichismis. Pananagutan mo bilang bahagi ng simbahan, upang ang iba pa nating kabahagi at miyembro ng simbahan, maakay natin dito. Masaya po ba kayong kayo lamang ang nasa langit? Ba ako hindi? Kung kayo'y matutuwa na kayo'y makakarating sa langit na kayo lamang, napakamakasarili po ninyo. Ang langit ay para sa lahat ng taong nagmamahal sa Diyos. At minsan, sadyang may mga kakilala tayo nagkamali, maling desisyon, maling pahayag, nagkasala, na minsan nahihiyang lumapit sa simbahan, tayo dapat ang nagiging susi upang mailapit ang iba pa nating kapatid dito sa simbahan. Hindi yung tayo ang nagiging dahilan para ang ibang tao hindi na pumuntang simbahan. Eh, tingnan ninyo, dasal tayo ng dasal dito. O, paluhod-luhod ka pa, papikit-pikit ka pa sa ama namin, malaking nga ang inilagay mo sa buslo. Tapos pag-uwi mo mamaya, napakataray mo pa rin. Madamot ka pa rin. Hindi ka pa rin kumakausap sa iyong mga kagalit. Hindi ka makapagpatawad. Uy, paano mo maaakay ang iba sa simbahan? Natatawa tayo mga minamahal. Pero ito ang mga bagong hamon. Hindi natin kailangang mag-alay ng buhay tulad ni Lorenzo. Hindi natin kailangang magpakamatay. Hindi natin kailangang magpakamartir. Sapagkat ang mga mumunting gawain, ang pagpapatawad, ang pagpunta mo sa iyong magulang na 3 taon mo nang hindi kinakausap, ang pagchat-chat mo sa iyong kapatid na 1 buwan mo nang hindi pinapansin, ay mga gawaing pagkamartir, mga gawaing kabanalan.
huwag po ninyong sayangin ang inyong pagparito at ang inyong pakikipagtagpo sa Diyos kung hindi naman natin ito maibabahagi sa ating kapwa. Sa banal na misang ito, mga minamahal, hilingin niyo po kay Kristo na tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ibulong ninyo sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang sarili, yung buhay na sumasaksi bilang iyong mahalagang bahagi ng simbahan, nagpapatawad, umuunawa, umiintindi, at nagmamahal sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay. At ipagkaloob mong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sa San Lorenzo Diakono at Martir ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa araw-araw at
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oh, yeah.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingang buhat sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon pong maghapon ay may seminar ang mga kukumpilan. Ang mga nanay, tatay at mga ninong at ninang naman ay ngayong umaga. Ito po'y mangyayari sa Divine Mercy Sanctuary. Kaya po doon sa inyong mga magpapakumpil na nagpalista na,
Hanggang kahapon, ang seminar po ay sa Divine Mercy Sanctuary ngayong maghapon. Paalaala po sa inyo, tayo po ay may malalaking safe at free parking dito sa pambansang Dambana. Sa bandang likuran po nitong simbahan, may malalaking parking area. Kailangan niyong makita ang ating main arch entrance, yung malaki pong entrance natin dito sa bandang likuran, para sa inyo pong free at safe parking dito sa pambansang Dambana. Isa ring paalaala, baka lang po nakakalimutan natin, sa pagtanggap po natin ng banal na komunyon, kayo pong lahat ay hinihikayat na laksan ang sagot ng Amen. Huwag po kayong mahiyang sumagot ng Amen. Huwag po kayong tumango lamang. Huwag niyong kindatan lamang ang pari. Hindi ho yun Amen. Ha? Paalaala sa ating lahat. Bahagi ng ating pagpapahayag ng pagkilala sa Panginoong Hesukristong nasa banal na kamisa at banal na komunyon, sasagot po tayong lahat ng Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa ngayong alas 9 ng umaga, healing mass na may healing liturgy na may pagbabasbas ng tubig. Para po sa inyong mga nagnanais mag-alay ng bulaklak ng rosas kay Padre Pio, may mga available pong rosas sa paligid ng simbahan, kulay puti para sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Huli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga napababasbasan, isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo, lagi kayong mag-iingat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, palaging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.